ipanaw, sinanawa ay sinayan ng ilaw na walang hanggan. O pasalamatan ng Diyos na Panginoon, pagkat siya'y mabuti. Ang kanyang pag-ibig ay napakatatag at mananatili. Ang taga-Israel, bayang sabihin, kanilang ihayag. Ang pag-ibig ng Diyos ay hindi kukupas. Kapayapaan kailanman, ang igawad ng may kapal sa lahat ng nagsipanaw, sinanawa ay sinayan ng inaw na walang hanggan. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, sa araw na ito, ginugunita natin ang lahat ng mga pumanaw na Kristiyano. Kabilang narito ang mga minamahal nating nauna na sa atin. Ipinakakahulugan ng ating pananampalataya sa kasamahan ng mga banal ay nangangahulugan ng ating pagsasama ay hindi nagtatapos sa kamatayan. Silang mga nasa langit ang tagapamagitan natin sa Panginoon. Silang mga nililinis pa ang kaluluwa ay nakikinabang sa ating mga panalangin, lalo na sa misa na inaalay natin para sa kanila. Kaya nga't puno ng pag-ibig, idalangin natin na makapiling nawa ng Panginoon sa kanyang kaharian ang ating mga yumao. Upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang, aminin natin at pagsisihan ang ating mga kasalanan. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawan tayo ng makapangyarihan Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, sa pagpapadakila at pagbuhay sa mga nanalig na iyong minamahal, kami tinubos ng anak mong namatay at nabuhay. Kaya naman ang mga kapatid naming pumanaw, taglayang kabatiran sa misteryo ng pagkabuhay, ay pagindapatin mong magkamit ng ligaya sa piling mo kailanman. Sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Pagbasa mula sa Aklat ng Karunungan. Ang mga matuwid ay nasa kamay ng Diyos at di sila makararanas ng kamuntimang pahirap. Sa akala ng mga hangal, ang mga matuwid ay mamamatay. Iniisip nilang ang kamatayan ay kapahamakan at ang pagpanaw nila ay tuluyang paglaho. Ngunit ang totoo, sila'y nananahimik na. Bagamat sa tingin ng tao sila'y pinarurusahan, ngunit ang totoo,
sila'y nasa buhay na walang hanggan, ang kaunting pagtitiis nila ay tutumbasan ng malaking pagpapala na patunayan ng Diyos na sila'y karapat-dapat. Sila'y kanyang sinubok tulad ng ginto sa tunawan, kaya't sila'y tinanggap niyang parang handog na sinusunog. Pagdating ng Panginoon para ganimpalaan ang mga banal, magniningning silang parang ningas na nagliliyab na dayami. Sila ang mamamayani sa mga bansa sa daigdig at ang Panginoon ang maghahari sa kanila magpakailanman. Ang mga nagtitiwala sa Kanya ay makauunawa sa katotohanan ng Kanyang pamamaraan at ang mga naging tapat sa Kanya ay mamumuhay na kasama Niya sa Kanyang pag-ibig sapagkat Siya ay mabuti at maawain sa Kanyang mga hinirang. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sa piling ng Poong Mahal, ako'y laging mamumuhay. Sa piling ng Poong Mahal, ako'y laging mamumuhay. Totoo nga at may bibig, ngunit hindi magsasalita at hindi rin makikita mga matang sadyang sadya at hindi rin makarinig ang kanilang tainga ni hindi rin makaamoy ang ginawang ilong nila. Sa piling ng Poong Mahal, ako'y laging mamumuhay. Laging buhay ang pag-asa, patuloy ang pananalig. Bagamat aking sabi ako'y ganap ng nalupig, bagaman at ako'y takot, nasasabi kong minsan, wala kahit isang tao na dapat pagtiwalaan. Sa piling ng Poong Mahal, ako'y laging mamumuhay. Masakit sa kalooban ng poon kung may papanaw. Kahit ito ay iisa, labis ang magdaramdam. Panginoon, naririto akong inyong abang lingkod. Yamang ako'y iniligtas, kinalinga at tinubos. Sa piling ng Poong Mahal, ako'y laging mamumuhay. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Roma. Mga kapatid, hindi ba ninyo nalalaman na tayong lahat na nabinyagan kay Kristo Jesus ay nabinyagan sa kanyang kamatayan? Sa mga tuwid, tayo'y namatay at nalibing na kasama niya sa pamamagitan ng binyag upang kung paanong binuhay na muli si Kristo sa pamamagitan ng dakilang kapangyarihan ng Ama, tayo na may mabuhay sa isang bagong pamumuhay. Ngunit tayo'y naniniwalang mabubuhay tayong kasama ni Kristo kung namatay tayong kasama niya. Alam nating si Kristo na muling binuhay ay hindi na muling mamamatay. Wala nang kapangyarihan sa Kanya ang kamatayan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo po ang lahat. Alleluia. Alleluia. Alleluia, Alleluia. Halina at inyong kamtan ang langit na kaharian, pamana ng Amang mahal. Alleluia, 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 Alleluia.
Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa mga tao, "Lalapit sa akin ang lahat ng ibinibigay sa akin ng Ama, at hindi ko itataboy ang sinumang lumapit sa akin, sapagkat ako'y bumaba mula sa langit, hindi upang gawin ang kalooban ko, kundi ang kalooban ng nagsugo sa akin. At ito ang kanyang kalooban, huwag kong pabayaang mawala kahit isa sa mga ibinigay niya sa akin, kundi muling buhayin sila sa huling araw. Sapagkat ito ang kalooban ng aking Ama, ang lahat ng makakita at manalig sa anak ay magkaroon ng buhay na walang hanggan, at sila'y muli kong bubuhayin sa huling araw." Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna po ang lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat at maligayang pagdating sa tahanan ng ating mahal na pong Jesus Nazareno. Pinagdarasal din natin ang mga kasama natin online, lalo na po mga may sakit, nag-aalaga sa may sakit at mga kababayan kadeboto natin mula sa iba't ibang panig ng bansa daigdig na nais sumama sa banal na misa dito sa Quiapo, sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Sa araw na ito ay ginugunita natin ang ating mga mahal na yumao. Sana po sa mga pagdariwang natin itong mga nakalipas na araw, nakikita natin ang yaman at pagkakaiba natin sa simbahan. Kahapon, ating ipinagdiwang ang kapistahan ng mga banal. Ang lahat ng mga santo at santa na nasa langit, ang lahat ng mga kapiling na ni Jesus Nazareno. Hindi lang yung mga santo at santa na nakikita natin na mga rebulto nila sa mga simbahan at kapilya, ngunit lahat ng mga nasa piling na ng Diyos, lahat ng mga nalinis na, kung kaya nga't sila'y pinapasok na sa kaharian. Ngayon naman, ating ginugunita ang ating mga mahal na yumao, ang mga nauna na sa atin, ngunit sila ay nangangailangan pa ng pagdilinis. Kaya nga't ipinagdarasal natin sila. Nag-aalay tayo ng misa at sakripisyo upang sa gayoy sila'y kaawaan na ng Diyos at patuloyin na sa kaharian. Tayo naman na naiwan pa dito sa lupa na bahagi pa rin sa katawan ni Kristo ay patuloy na nagsusumikap at nagpupunyagi. Nakita niyo po yung tatlong bahagi ng katawan ni Kristo, ng simbahan ni Kristo. Ang mga maluwalhati ng nasa langit, ang mga nililinis pa na nasa purgatorio na yumao na, at tayong nabubuhay pa, naglalakbay ba dito sa lupa, patuloy ding umaasa sa awa ng Diyos. Minsan sa isang taon, hindi lang itong araw na ito, kundi lalo na sa buwan na ito, ipinapaalala sa atin ang katotohanan ng kamatayan. Napakahalaga po nito, sapagkat aminin natin, minsan isinasantabi natin ang katotohanan ng kamatayan. Ayaw natin ngang pag-usapan ang kamatayan. May mga ibang taong maituturing natin matapang-tapang sapagkat
hindi sila kimi sa usapin ng kamatayan. May kilala nga po ako, pinili na niya kung ano yung kabaong gagamitin niya. Kayo ba, napili niyo na? Nagbili na ba kayo? Kung kayo'y dumalaw ngayon mga araw na ito sa sementeryo, meron din akong kakilala, tinuro na niya, dito niyo ako ililibing, ito ang pwesto ko. Nagpa-reserve na siya para hindi siya unahan ng iba. Mas gusto ko dito, katabi ni Inang. Yung iba, gusto ko dito, mas presko. Kaya dito ako sa pwestong ito. Hindi sila nahihiyang pag-usapan ng kamatayan. Pero alam natin, meron din sa atin at mas nakakarami ang ayaw man lang isipin ng kamatayan. Kaya nga yung iba, ayaw magpa-check up, pumunta sa doktor. Kasi pag nagpunta ka sa doktor, baka malaman mo may sakit ka. At dahil pag alam mo may sakit ka, alam mong malapit na at nanganganib ka. Ayaw natin minsan pag-usapan ng kamatayan. Pero sa simbahan, sa ating pananampalataya, hindi natin ito dapat iniiwasan. Kaya nga, sa araw na ito at sa buwan na ito, habang ipinagdarasal natin ang mga yumao, ipinapaalala sa atin ang katotohanan ng kamatayan. Bakit? Sapagkat kapag naaalala natin ang kamatayan, dalawang bagay ang atin din maalala. Matatapos din ang lahat. Kaya yung ibang tao ayaw pag-usapan ng kamatayan, sila'y nabubuhay ba rin sa ilusyon na para bagang hindi natatapos ang lahat sa buhay. Kaya nga, pag nakalimutan mo ang kamatayan, nandun ang tukso na tuloy lang ang ligaya. Kaya nga't alam natin, may mga ibang tao, kung mabuhay, kala mo hindi mamamatay. Sagad-sagad, tuloy ang luho at layaw. May mga ibang taong akala mo hindi mauubos ang kapangyarihan at kayamanan. Kaya ganun na lamang sa pagtatrabaho. Pero ipinapaalala sa atin, matatapos din ang lahat. May mga ibang tao akala nila, makakalusot ako. Mapagtatakpan ko ang lahat. Magagawa ko ang lahat. Pero yan ay isang kasinungalingan na pilit inilalagay sa atin ng demonyo. Dahil pag nakalimutan natin magtatapos ang lahat, nakakaligtaan din natin umiwas sa kasalanan at kasamaan. Nakakaligtaan nating maalala kung ano ang tunay na mas mahalaga sa buhay. Kaya nga't ngayong araw na ito, mga kapatid, napakagandang paalala, matatapos din ang lahat. Kahit nahabaan mo pa ang buhay mo, mabuhay ka man ng 100 taon, matatapos pa rin ang lahat. Iiwan mo pa rin ang lahat. Ikalawa, opo, matatapos ang lahat. Ang paalala din sa atin, may magtatagal at magpapatuloy pa din sa buhay. May matatapos, lalo na ang mga bagay sa mundong ito. Pero meron pa ring magtatagal at magiging magpakailanman. Kaya nga't napakagandang pagpapaalala sa atin na ang ating bang pinagsusumikapan, yung ating bang pinag-iipunan, yung ating bang pinagbubuhusan ng atensyon ay yung tunay na magtatagal. Sapagkat ang nakakalungkot, mga kapatid, ay ang matapos ang buhay natin dito sa lupa na ang hindi natin nabigyan ng tuon ay yung mga magtatagal.
yung mga bagay ng ating kaluluwa, yung bagay ukol sa kaligtasan, yung bagay na mahalaga kay Jesus Nazareno. Kaya nga't sa unang pagbasa, pinapaalala sa atin, yung daw mga hangal, iniisip nilang ang kamatayan ay kapahamakan. Iniisip nila na yung bagay dito sa lupa ang mas mahalaga. Ngunit ang mga matuwid, sila, bagamat nakakaranas ng munting paghihirap, sila naman ang makakaranas ng tunay na kaligtasan, ng tunay na buhay na walang hanggan. Opo, mga kapatid, may matatapos, pero may magtutuloy din. Kaya nga't, bagamat yumaon na ang mga mahal natin sa buhay, ang mga kakilala natin, patuloy natin silang inaalala at pinagdarasal, umaasa na sila ay makabahagi sa buhay na walang hanggan na dulot ni Jesus Nazareno. Opo, pag inaalala natin ang kamatayan, maraming pagkatakot na pumapasok sa ating puso at isipan. Sapagkat kapag pinag-iisipan natin ang kamatayan, natatakot tayo na mag-isa. Ang kamatayan na isang karanasan na pang-isahan lamang. Ikaw lamang ang makaharap at makararanas nito. Kahit sabay-sabay tayong mamatay, individual pa rin ang karanasan ng kamatayan. Kaya tayo natatakot sa kamatayan dahil ito yung pinaka nag-iisang karanasan natin. Natatakot tayo sa kamatayan dahil natatakot tayong makalimutan na ng lahat. Ang pagkatakot sa pag-iisa, ang pagkatakot sa pagkalimot, ang siyang nagbibigay pait sa kamatayan. Pero ngayong araw na ito, sinasabi sa atin ni Jesus Nazareno, huwag tayong matakot sa kamatayan. Pinagtagumpayan na niya. Kaya nga niya pinasa ng krus. Kaya nga niya hinarap ang kamatayan. Dinanas ang kamatayan para baguhin ang kamatayan. Hindi na ito katakutan. Ang tunay na deboto, hindi natatakot mamatay. Ang tunay na Kristiyano, kaya niyang harapin ang kamatayan. Sapagkat alam niya, hindi na siya nag-iisa. Kung habang tayo nabubuhay, kasakasama natin si Jesus Nazareno, kasakasama din natin siya sa ating kamatayan. Ang tunay na deboto na namumuhay kay Jesus Nazareno, hindi natatakot makalimutan. Opo, siguro nga, kalilimutan tayo ng mundo. Kahit ano pang gawin mo, magpatayo ka man ng rebulto, gawin mo man bayani ang sarili mo, ilagay mo man ang pangalan mo kung saan-saan, aminin natin, makakalimutan ka pa rin dito. Ngunit hindi tayo dapat matakot sapagkat merong hindi makakalimot sa atin. Si Jesus Nazareno, ang alaala niya, ang pinakamahalaga sa lahat. Aanin mo ang pagsumikapan mong maalala ka ng tao, pero nung nabubuhay tayo, hindi natin sinama ang sarili natin sa alaala ng Diyos. Kaya nga tayo narito ngayon, nagsisimba, nagdadasal, nagsusumamo na tayo maalala, maging bahagi ng alaala ng Diyos.
sapagkat yon ang mas mahalaga, sapagkat yon ang susi sa buhay na walang hanggan. Katulad ni Dimas, naalala niyo po si Dimas, yung isang magnanakaw na kasama ni Jesus Nazareno sa Kalbaryo, ang maging dasal natin, Panginoon, alalahanin mo kami sa iyong kaharian. At maaalala tayo, makakasama tayo ng Diyos kung ating maaalala araw-araw sa ating buhay, may matatapos din. May magtutuloy din. Kaya't sana ang araw-araw nating pinipili sa buhay, hindi yung magtatapos, kung hindi ang pinipili natin ay yung magpasawalang hanggan, yung magpakailanman. Sa pagdarasal natin sa ating mga mahal na yumao, nawa, bago man lang mailagay ang mga pangalan natin sa mga sobre na iyan, sa kahon na iyan, bago tayo nang isulat, dahil tayo din ay tinawag na ng Panginoon, nawa ang buhay natin, katulad ng isang tunay na deboto, isang tunay na Kristiyano, ay mamuhay ayon sa kabutihan, katotohanan ng Diyos. Hindi tayo dapat matakot mag-isa at makalimutan, sapagkat muling nabuhay si Jesus Nazareno upang tayo din muling mabuhay sa kanyang kaharian. Magsitayo po ang lahat. Minamahal ko mga kapatid, sumasampalataya tayo sa kasamahan ng mga banal. Taglay ang pananampalatayang ito, tulungan natin ang ating mga panalangin ang lahat ng namayapa, lalo na ang mga nangangailangan ng mga ito. Ang ating tugon, Panginoon, pakinggan mo ang aming mga panalangin, bunga ng pag-ibig at pananampalataya. Panginoon, pakinggan mo ang aming mga panalangin, bunga ng pag-ibig at pananampalataya. Ang simbahan, nawa hindi kailanman malimutan sa lupa, ang simbahang naghihintay para sa kawalhatiang walang hanggan, manalangin tayo. Panginoon, pakinggan mo ang aming mga panalangin, bunga ng pag-ibig at pananampalataya. Ang mga taong natatakot harapin ang kamatayan, nawa'y makatagpo ng pag-asa kay Kristong muling nabuhay at sa kanyang nagpapalinis na pagkapatawad, manalangin tayo. Panginoon, pakinggan mo ang aming mga panalangin, bunga ng pag-ibig at pananampalataya. Ang mga nagluluksa sa pagkawala ng kanyang mahal sa buhay, naway maglubag ang kalooban sa kanilang pananalangin para sa kaluluwa ng kanilang minamahal, manalangin tayo. Panginoon, pakinggan mo ang aming mga panalangin, bunga ng pag-ibig at pananampalataya. Ang habag na nahayag sa purgatorio, naway magpatibay sa ating pagtitiwala kay Kristo, manalangin tayo. Panginoon, pakinggan mo ang aming mga panalangin, bunga ng pag-ibig at pananampalataya. Ang mga kaluluwa na mga hindi nakakilala kay Kristo, doong sila ay nabubuhay pa, naway pagkalooban ng liwanag at kapayapaan, manalangin tayo. Panginoon, pakinggan mo ang aming mga panalangin, bunga ng pag-ibig at pananampalataya. Tahimik nating idulog ang iba pa nating kahilingan. Panginoon ng buhay, inihabili namin sa iyong pangangalaga ang mga kaluluwa na mga naghihintay na makabahagi sa maluwalhating muling pagkabuhay ng iyong anak
ang aming manunubos na nabubuhay at nagahari magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Panginoong Jesucristo, pari magpakailanman, iligtas mo pa ang kaluluwa. Ikaw dapat sa'yo sa pasakit ng impyerno at sa apok ng kalalima. Ligtas mo sila sa kadiliman at nawa'y dalin sila ng iyong anghel sa iyong kaliwanagan na iyong ipinangako kay Abraham at sa kanyang manalangin kayo mga kapatid upang ating paghahain ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha sa dugong dumanak kay Kristo sa kapagpapatawad ng mga kasalanan ng mga yumao, maganap nawa ang paghahain ito upang ang inyong mga dinalisay sa tubig ng binyag ay laging maging malinis, pakundangan sa iyong mapagpatawad na pagmamahal. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Sa gabi ng kamatayan ay pag-asang sumisilay ang muli niyang pagkabuhay na aming kinabukasan. Loob namin lumalakas ngayong aming natitiyak na kamatayan ay lilipas, hindi ito ang aming wakas. Sa sandali ng pagpanaw, ikaw ang aming hantungan. Kami ngay namamatay, sa'yo'y bukas mabubuhay. Kaya kaisa ng mga anghel, nagsisiawit ng papuri sa'yo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, santo, santo ang buong Diyos ng mga upo na pupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana, hosana, hosana sa kaitaasan. Hosana, hosana, hosana sa kaitaasan. Pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon. Hosana, hosana, hosana sa kaitaasan. Hosana, hosana, hosana sa kaitaasan. Magsilut po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay,
pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya ito, iniabot sa kanyang mga lagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito't kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman, nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito't inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, nang bago't walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawan ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin." Magsitayo po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinalay namin sa iyo ang tinapay nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapan at tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo'y mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa, ni Jose naming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawan mo sila't patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawan mo't pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaisa ng mahal na Birheng Maria, Ina ng Diyos, ng kabyak niyang pusong si San Jose, ng mga apostol, ni San Juan Bautista at lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. Maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. 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 Langit ang tunay nating tahanan sapagkat tayo mga anak ng Diyos. Kaya buong galang tayong tumawag sa ating Ama sa langit. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ang aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. O Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol at ngayon sinasabi mo sa amin lahat dito, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ay binibigay ko sa inyo. Tunghayan niyo pong aming pananampalataya, huwag pong aming mga kasalanan at pagkalooban kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban kasama ng Espiritu Santo,
magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan tayo ng kapayapaan ni Kristo sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsilhod po ang lahat. Narito si Jesus Nazareno, muling nabuhay upang makabahagi tayo sa kaligtasan at buhay na walang hanggan. Siyang kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, mapapalad ang inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng Amen. Pagkasabi ng pari o lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Come to me, all you labor and are heavy laden. Come to me, and I will give you rest. Take my yoke upon you and learn from me, for I am gentle and lowly of heart, and you will find rest for your souls. Come to me, all you labor and are heavy laden. Come to me, and I will give you rest. For my yoke is easy, and my burden is light. Christ has set us free from the yoke of slavery. Come to me, all you labor and are heavy laden. Come to me and I will give you rest. Sila yan ng pagmamahal, ang mga taong pumanaw patungong kabilang buhay, itangit pahalagahan, pananalig nilang banal. Available pa rin po ang ating mga All Souls envelope sa mga nagnanais,
maaari kayong kumuha na malapit sa mga pintuan ng ating simbahan o sa information guard. Isulat lamang po ang mga pangalan ng mga kamag-anak, kaibigan at mga kakilalang na mayapa o sumakabilang buhay na. At sa buong buwan ng Nobyembre, ito po ay ating isasama sa lahat ng mga misa na nagaganap sa ating simbahan. Inihahandog ng Quiapo Church ang Iloilo Pilgrimage 2024. Halina't tuklasin at sama-sama po tayong maglakbay at magdasal sa mga simbahan at makasaysayang lugar sa lalawigan ng Iloilo, kasama ang ating kadeboto na si Father Robert Arellano, LRMS, sa darating na Nobyembre 26 to 28. Para sa karagdagang impormasyon, makipag-ugnayan sa Parish Finance Office o tumawag sa mobile number 0927-819-5959. Para sa iba pang impormasyon, ito po ay limited slots only. Inihahandog ng Simbahan ng Quiapo ang Nazareno Booklet. Ito ay naglalaman ng nobina at mga dasal sa Nuestro Padre Jesus Nazareno. Ito po ay mabibili sa ating Parish Finance Office at nagkakahalaga ng 20 pesos. Pagkatapos po ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ng lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Menor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ngayong amin nang napagsaluhan ang piging ng anak mong inihain at muling nabuhay, ang kinamtanyang kapatawaran ng mga kasalanan ay tamasahin nawa na mga lingkod mong pumanaw na umaasang ikaw ay makapiling kailanman sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Atin ngayong ipagdarasal ang ating mga minamahal na yumao at ang lahat ng mga kaluluwa sa purgatorio, lalong-lalo na ang mga pangalan ng mga yumaong ipinagkatiwala ninyong ipagdasal natin dito sa Quiapo. Panginoon naming Diyos, Ama namin, Ikaw po ang dahilan ng aming pagsilang. Sa Iyo galing ang aming hiram na buhay. Buong kababaang lupo kaming nananalangin at kami nagmamakaawang kalugdan mo po ang mga kaluluwa ng mga pumanaw na sa mundong ito. Sila naway magkamit ng buhay sa iyong piling. Alisin mo ang anumang mga karumihan ng kasalanan upang sila'y maging marapat sa iyong walang hanggang kalinisan. Iahon mo sila mula sa purgatorio at bigyan ng puwang sa iyong kaharian sa langit. Kapayapaan kailanman ng igawad ng may kapal sa mga yumaong nagsipanaw. Sila naway silayan ng iyong ilaw na walang hanggan. Amen. Mapanatag nawa sila sa kapayapaan. Amen. Salamat po sa inyong pagpunta dito sa Quiapo. Ingat po kayo sa pag-uwi. Salamat po sa mga naglingkod sa misa at sa inyong tulong sa simbahan, mga pamisa, love offerings, online donations, sa mga nagdadala po ng bigas, dilata, noodles at iba pang pang-ayuda. Atin pong ibinabahagi ito, hindi lang sa mga nasalanta, kung hindi tuwi na, lalo na sa mga parokya at kumbento na may programa para sa mga may hirap.
sapagkat ang debosyon natin sa Poong Nazareno ay nagtuturo sa atin magmalasakit sa ating kapwa. Ipinapaalala sa atin ng kamatayan na may magtatapos at may magpapatuloy sa buhay. Ang awa, kabutihan, katarungan ni Jesus Nazareno ang magtatawid sa atin sa buhay na walang hanggan. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Yumuko kayo habang iginagawad ang pagbabasbas. Ang Diyos na nagkaloob ng tanang buhay at kasiyahan sa tao ay siya nawang magpala sa inyo na nananalig sa pagkabuhay ni Jesucristo sa ikapagkakamit ng pag-asang mabubuhay magpasawalang hanggan. Amen. Sa paglalakbay ninyo sa daigdig, ipagkaloob nawa ng Diyos ang kapatawaran sa kasalanan sa mga nauna ng lumisan at sumapit na sa hantungan ng paglalakbay. Ipagkaloob nawa ng Diyos ang kapayapaan at kaliwanagan sa buhay na walang hanggan. Amen. Pakundangan sa inyong pananampalataya sa pagkabuhay ni Jesucristo, makamtanawa ninyo ang pakikisalo sa kanyang kaligayahang magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayong lahat ng makapangyariang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Humayo tayong taglay ang awa at buhay ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Padre Jesus Nazareno, sinasamba pa namin, ikinuro pa namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong pinamatayan ay sa isag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, pinaranal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, pinaranal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, aral ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, pinuwalhati